makuha na yung inyong mga kliyente or ma-post ninyo ang inyong mga prospects. Okay, so there is only 5 steps. 5 lang. 5 steps of presentation. Number 1, gahi dapat ang imuhang introduction. You have only, you only have one chance to give a strong impression. For example, eh, nag-inquire sa inyo ha. May ingon nga, sir, na po'y 300,000 sa bangko. Pwede ba kanila sa ako iuna o hulog? Tapos, pwede na datadatahan ako ang balance? So, may tubag. Kami naman talaga ingan ha. Ah, kadali lang ang haman, nawag sa ako sa pag-ibig. Kadali lang ang haman, tanas ako sa akong boss. Unsa ang imuhang picture i-project sa kliyente sa imuhang. Ang una-una niya, turnover, kaya akong balay kung kanina hindi mo process ako ang loan. So, diha pa lang, imuhang intro pa lang daan, grabe na kayo ko, mangita ang laing. Ayan ha, please do not think nga ni-inquire na sa inyuhan, inyuhan na ng kliyente. Kaya nga naman, ni-inquire po na sa other 30 ka-agent. Diba ka mismo? Pato mo marketplace? Tagpila niya nga cellphone. Pag kung man i-chat, dagan niya yung pang chat, dagan niya mga window. Same kinapon ninyong kliyente. Panindutay na siyang intro. Ang uban na hindi mo yun, reserve na ka ma'am. Automatic turn off dahil ng kliyente. Pag-abot sa inyo ha, you have to construct a strong introduction o standard na ninyo. Face-to-face o pati sa messenger. First is, kinahanglan ninyo i-congratulate ang inyong kliyente sa isa. Nireserve na ba di ay? In for feature. Wala pa, di ba? Wala pa. Ma'am, congratulations! No? Nga, nag-take charge na ka sa inyong future, nag-start na ka o pangita o balay. Ano kung saan i-concept yun? Ay nga, i-congratulate mo nyo. Ang uban agent, nga ni, ma'am, mabalik ka, ma'am. Ma'am, mukuha na ka. Pag-abot sa imo ha, imo ang i-congratulate. It conveys, number one, okay? Nag-tanaw or nag-treat ka sa buyer as kaya nila. The number one turn-off sa inyong buyer is ma-feel nila nga nakatamay mo nila. Okay, sao na siya. Kasi wala na yung tuyo ka ha, wala ninyo, dili ninyo, intention. Nga i-offend si client. Pero ang the way ka namutana is, sir, kung saan i-trabaho ni mo? Siguro harmless in a way kung tanaw ni mo, kung basahon ni mo, sir, on sa day mo ng trabaho. But for some, pwede sila ma-offend kay pananaw nila sa tanaw ni mo sa ako. Hindi ko ka-afford? Yeah, ang training ba sa uban na MPs, number one, pre-qualification. I-pre-qualify ninyo ha, kung bayan na gina, afford ba na o bili. Ito lang ni-inquire sa inyo ha, kay nakakita siya sa 24,000 per month, yan ni-inquire kapon siya. Meaning, kaya niya. Kaya inyo mo pangutanon, sir, pangutanon ko, sir, ikrabaho ni mo. Pila din, samot, ikadwa, pila din, musibigdo. Please do not ask that. Instead, sir, congratulations, nag-take charge na kasi mong future, nagpangita na ka, oh, balay. So, ikaw, nag-set yung tone una nga, believe ka sa iya ha. Muna yung pinaka-first na requirement. Number two, or ito to ha, is dapat memorize din mo ang ato ang lap. Sa'yo itong lap? Lifetime Assistance Program. Ma'am, if ever gani nga mukuha ka property dili sa Bohol, no? Make sure na imong agent, imong broker, imong realty, dunay Lifetime Assistance Program. No, sa Lifetime Assistance Program, dili ka ma-foreclose imong property kay pangitaan na mo mo-assume or tabangan ka na mo for rental. Sa history na mo, zero foreclosure pa ang mo ang kumpanya. Nakamutan ako sa inyo ha. Baguhan ba ka paminawa na na? Puro na kayo na polo. Karata na kayo. Wala siya ka sa ayon. Nagkahapon pa tayo ka nag-orient. Bigahin pa kayo mo ang tubag. Oo. Oh, intro pa lang.
So syempre, hindi na siya mangutana, hindi na siya mutubag dito sa katong mga ahente na, ma'am, reserve na ka, ma'am, si trabaho niyo. Kaya ikaw, solid na ka, lingon pa ikaw, nabdiri sa kukuhol, kami lang sa Bachelor's Realty, Dunay Lifetime Assistance Program. Okay? Sakta, mananihin niyo ha, kung standard, i-reply. Okay, number two, is dapat solid ang imuhang short story. Hanap pa sila kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Benta. Bigil ka ka halin. So for example, okay? Nahurot na nimo o basa si Bill Miro, no? Nahurot na nimo ni basa, nagsakay na mo sa Avanza, face to face na mo sa imong kliyente. Mabuhay ba? Ma'am, ano niya to ang kwan, ma'am? Bill Miro greets the wits niya. Ano siya? Ano siya? Nahurot na nimo ni basa sa iya hatanan ba? Back to back. Ako pang matana. Nakatabok na ba mustulay sa tagbilaran? Gikan din sa opisina. Kani mong gamit. Kasagaran sa mga ahente, nagsalig sa flyers. Ihimo nilang crutches o tungkod ng mga flyers. Mapresenta sa kliyente, flyers. Worst, itunol pag nila ang flyers sa kliyente. Money secret ng psychology of selling. If nagani mo flyers, ayaw ninyo ihatag sa inyong mga kliyente. Isagbasa. Ipaibog-ibog lang na. Ang ugulit sa flyers. Okay. Kung mo reserve siya, ihatag sa iyo ha. Pag di mo reserve, ayaw ihatag. Kaya it signifies human naman ang transaksyon. Di ba? Sa may kasagaran, di ba? Kung mag-flyers, ah okay. Wala na. Sa may ganap pa na. So, hatagan mo o value ang flyers. Hatagan mo premium. Bahala, makita niya, di tayo. Instead, what you will do is conduct short story. Katawa ko sa kagaya ng uro. May hindi true story yun siya. I don't know kung nakabriya ba mo din rin kung wala mo siguro kung nagibriya homestay. Wala ba? So, tapos may lambulan. Sir, kani isa kabriya, sir. Kansada niya, isa kabriya, isa kabriya, isa kabriya. So, ang monthly is 2,000. 2,000 per month, ha? That is socialized housing. 2,000 per month. Sir, tsada ni isa kabriya, isa kabriya, isa kabriya. Huwagin niya ipabalos ang kliyente. Siya rin ang istorya. Isa kabriya, isa kabriya, isa kabriya. Ayang hindi i-reserve. After 3 months, bingoy kay ahente sa opisina. Oh, unsa ka? O client ba? Kapitan ng labor ko. 350,000 as we do. Tag-2,000 ra ang bulan. Iya na close. Tingnan mo man. Sa kabriya, sa kabriya, sa kabriya, wala niya ikuha ang background sa iyahang kliyente. The easiest way na makuha niyo ang background is by starting a story, pero ikaw ra ang mag-intro, siya ang mag-iwas. Masahin mo't basabot, ana. Familiar mo ni Tony Gonzaga? Yes. Kanang iyahang Tony Talks? Gamitan na ng format. Igo ra ka mangutana, siya yung mutubag. So for example, OFW niya, asawa ang interview. May ganit mo, no? Yung mga bata, madilira kayo yung ngawon kay sir. Ah, di naman kayo kay kita ninyo. Why would you do that? Okay, why would you do that? Requirement na siya, nga naman. At first, labi na online ninyong kliyente, ang first nila na silang unuhuna, di kaya is camera niya kung hindi. Di kaya kus ka mo, kung saan siya nga hindi ni. Pero ikaw, nihatag na kag, kung mata ni ma'am, may kaya, you know, si sir, mga bata ba, dilira niya ngawan niya, sir. Immediately, ang attention, imbis nasa imo ha, ginirin yung magbalin sa ilaha. Ano ba ma'am? Pinagalay ka to, if okay lang mamata naman, pinagalay ka to si sir sa kanaka-shipping line or sa kaling trabaho. Enumerate na niya, ihatag na niya. Then you will get the idea, kung pilis will do. Do not ask, kanang i-direksyonin mo nga, kung sa day rango ni sir ma'am, instead,
For example, lo, kung first person, ang imuhang kliyente na gitripping, mo kinambayer. Sir, if okay lang mag-ask, no? If okay lang mo tayo na, asa ito ka-connected, sir? Asa ka-connected? If okay lang mag-ask, tara niya structure sa sentence. Sir, if okay lang mag-ask, okay? Asa ka connected? Hindi na siya kasabot sa mga pungutana. Tuwa na lang. Kabalo na may daan dili sila kasabot sa pungutana. Unsay connected? Kung answer ba, kanang asa ka connected nga department or agency or ah, parang kung ako sa fire. Ah, na ako sa military. Ah, na ako sa what? Jail officer 3 ko. Postmaster 3 ko. Teacher 2 ko. Teacher 3 ko. Principal ko. Kita ninyo? Kaysa sa mga tanong mo, sino yung trabaho dahil sir? Sino yung trabaho, ma'am? So instead, sir, okay lang mag-ask, asa tuwag ka kone? So dili siya offensive. So based sa iyahang disorte, pwede rin ka mag-google civil service salary grade 28. Or i-google mo, what is the salary grade of teacher 3? Kita niyo? Kaysa sa i-direct niyo mo, pangatanaon siya, pilay mo sweldo ma, pilay mo sweldo sir. That's very offensive. So, kuha na niyo ang background. Okay? Dapat sa ila ang story. So, for example, na-test na naman eh. Si man, pagkupan yung sakay, ang nanay, mo yung ni-tripping. Ma'am, kumusta man to si sir? Pira kay kamingawan niya. Nanay man, ah, mo lagi, nagkakit yung utang kay katong pag-training niya, kaya nga. So, may buta sa wal. Ayaw siya danda sa real palms. Kakawa mo? So, at least, ang first na option, katong 6K, niya, katagan niya po ninyo itong hagdan-hagdan kay what if they makapita na sa barko pila ka tuwing from now, di ba? We don't know. So, at least kabalo na ka sa background. So, sa short story, timanan ninyo ang sige po i-razor, darating. Timanan ninyo ang short story because magamit na ninyo magtahi na later sa closing. Okay, step 3. Presentation. Importante ni. During presentation, kasagaran sa inyong cliente, James Coffee. Coffee. During sa presentation, ayaw ninyo gamitan tong PKS gani. Nakatagal mo PKS naman? Kaya mga bago? Wala pa. Okay, PKS meaning Product Life Seminar. Mag-seminar ka kasi developer dire, take note mo. Timanay ninyo. But during presentation, ipakilid na tanan. Tuo na lang. Pakilid na tanan. Why? Number one, what if engineer na imo hangi? Side tripping. Nag-explain na ka dito ha. Sir, kani ang build na niya sir is conventional hollow blocks na yun. You can withstand. What if debatihon ka na? Best, grabe. Ay. Okay? So, instead, when you present, tingnan ko gina, during presentation, never ask a question answerable by no. Kupalit na mo, ma'am. Mukuha na din mo balay, ma'am. Decided na mo, ma'am. Nakita ninyo? Dili, tanaw-tanaw na sa amin. So, never ask a question answerable by no. Instead, sa ano yung pagkabalo kung buyer siya? Sir, okay lang mag-ask ko. Unsa din? Purpose ng balay. Puy-an? Parentahan. Kita ninyo? Balay po. Ito ba kung no? Puy-an lang sa namo. Marintahan sa namo. Kita ninyo? Ito. Ikaduha. Okay. So, sir, pilay mo kuha ang sir. Duha o tolo. Katawa din na isa lang sa oi. At least yun, sir. Kita ninyo? Isa lang sa. Isa mo kuha karon, sir? Isa lang sa. Kaya kung mamutana ka, mo reserve na ka karon, sir.
kasi mo bayad sa reservation sa school ka. Sige, sana ko akong ingat. So naan mo kay nabuhian nga mo to yung reason because your question was answerable by no. During presentation, inikabot niya sa slide, no? Labi na, hiyahay kayo mo diri, kailangan mo yung tripping car. Urban branches, huwag yung tripping car. Ang style nila, schedule lang nila sa developer. Yung problema pag yung pag-developer, van. So, bachelor's ng agent. Sa likod, na ay pikas nga realty. Okay. Ang bachelor's agent na grabe na kumusing dito, payaw na kayo. Ano na yung kliyente dito sa likod. Uy, kapati, ba? Dito yung marami ng squatter. Kaya sa tabangan, no? So please, bahalag na ay service and developer. Pag dili exclusive, do not use it. Maagyan. No? Na, buo na lang yun. Kidnapon pa na sa driver. Labi na ka na muna. Ako na ang agent, kanya ang client, magpahatol pa. Ma'am, na may masindot, nagpatay. Goodbye, client. Tested na naman. Patay. During presentation, when you present, ayaw ninyo dada sa actual unit. So daw? Ayaw dada sa actual na unit. Number one, Alcazar. Pero, ingaling ito po, no, sa among top seller sa Davao, kumpiyansa kayo sa top seller. Sir, ato wala sa site, sir. Kita lang na dito. Pag-abuto sa kliyente, pick up niya, nilahos siya dito sa ongoing construction. Doy, pila ng balay, itawag niya ang project engineer. Ah, sir, ang bill of materials, ana, sir, kay 300,000. Wow. Legit din na, try ko. Unya, kay ang balay, kay 3.4 million man. Yeah, pamilya. Ang engineer, tama siya, kay bill of materials. Materials ba? Baro mo pwede ang iyaan ko na muna. May ako na tumabayan na. Hindi, so, itawag niya ang engineer, ma'am. Kon? Client na na. Client na na. Client na, client na. Return it. Ha? Namura. Return na. No? Return na siya. Ihang, hindi, sila mo? Na James na, credit card. Uy! Nalubat na siya. Asan na ganit ha? Ito, Bill of Rights. Bill of Materials. Bill of Materials. Ikaw daw, be, buyer. Ibalik niya under 3.4, ipagpautanan mo sa engineer, 300,000 sir. Huwag mo na niya i-consider ang presyo sa lote, presyo sa development. Pero wala naman, ibuhi ka naman sa engineer ang Bill of Materials, 300,000. Pag-abot sa itong ahente, wala na. Si Bat na diretso, hindi na mo reply. Kaya iyang feeling siguro ito, i-discam siya, pamortahan siya. Yung mga 300,000 to 3.4 million times 10, sobra. So please do not allow your clients na masturyan nila ang nag-construction. I-contractor ang bayan sila, deliver ang developer. So ayaw ninyo pasturya. Okay, next. Hindi pa sure. Oh, ang uban na hinting, ano ba yun? Ma'am, basing gusto kang tanaw sa actual unit, ma'am. Tura. Excited na naman ang ahente, patanaw ang actual unit. Kaya para makita ganyan mo, deliverable, ma'am. Tura. Inigtanaw niyo mo sa actual unit. Simento. Walay pintura. Wapay suga. So inigablihan ang puntahan, makita ng pantalon sa panday, na pang-brief, patay pala. Oo, napay lata sa pintura. Niya, nagbitay pa ang wire. Inigsood sa client, look! Tukuha mo tayo sa kong bayro nun, gasto ko nun. Nakukuha, gasto ko nun. Kaya nakita na actual unit. Instead, go to the model unit only. Ako ang ginahin mo, ginapansyaba na muna mo ang guard. Bawalan na kliyente. Pumakao na ba? Guard, ayun lang, pasod lang. Bulata yun eh. Ako ulit siguro sa bulata. Bulata lang yun. Para ako ay. Bulata yun, pamulata yun. Sige. So, actual unit na, model unit na. Pero babawal ka. Dapat si client sa katumbasan sa nakakuhan na pumutan. Kasagaran sa ahente ako makita, excited kayo sila pa yung mga pre sa puntahan. Ma'am, dayon ma'am. Okay?
Ang uban worse, ang ahente to ana sa second floor, ang client to pa kanaog sa kenan. Sa inyo kayo, nauna pag sa kasama mo. Pinatawag pa na pastores. Ayaw mo na. Ma'am. Nga na, nga na, ano ba ko? Pag-unit ka sa door na, pag-unit ng unit, ma'am. Okay? Inigsulod ninyo, ma'am, maoning imong living room, maoning imong sala, maoning imong kusina, ma'am, maoning imong kwarto. Okay? Kita mo sa to, no? Ang uban na hindi. Tanawalan niya, ma'am. Bulat pa sa gawas ba? Tanawalan niya, ma'am. Tanawalan ang unit. Ikaw ay bahala din. Kung saan na itong gihimo dito sa presentation? Gihataga na ito siya o sense of ownership. Gawa pa siya nag-reserve, pa-feel na kung sa pang primero, nag-congratulate ka, di ba? Yes. Nag-congratulate ta. Ikaduha is, delete offensive pag pangutan na kailis will do. So niya, ikatulo, pag-present, namunin imong, sir, namunin imong. Ang wala lang ani sir ha, walay tiles, walay partition, walay pintura. I-model unit man niya. Ako sige, at least na ko yung idea. Kaysa sa, ma'am, gusto niyo mo tanaw na, wala nga unit. Kaya, paalong diretso na yung kente. Okay, during pagpadulong na, 13, ang iyo atong driver, kung asa mo ni Agi pagpadulong, pagbalik lahi. Okay, for example, pagpadulong, pangitaan, pinakapaspas nga ruta. Pagbalik, i-Agi sa palingki. Diba? Kung muna din itong palingki, muna itong sabilahan. May LBC din eh. May pharmacia din eh. So, gitour niyo, okay, remember, ang gipalit sa inyong buyer, dili lang pong katong unit, kundi di katong yung gipo yan. Okay? So, sa presentation, dire, wala kay technical na buhaton, yung money equity, money ang... Ang uban ba yan? No? Mabay pagkita? Mabay pagkita ba? Mm-hmm. Ma'am, mawadi niyo mong reservation, ma'am. Mawadi niyo mong monthly amortization. Ma'am, kanibayaan mo bill fees niyo. O pa gani ka gurit sa doorknob? Yung mga nagpakit-on o... Ayos, saan tayo yung documentation? Bayroon lang dahil. Okay? Number four. Second to the last. Katagi sila of reasons to own. Katagi sila of reasons. Kaya ang inyong kliyente, ang inyong mahatagan o rason, ang ending ana, nag-torture mo sa buhol. Nag-sititor lang mo sa buhol. Kumusta man tayong kliyente? Okay man, naganahan man siya. Ang pangutana, ni-reserve ba? Ba? Libot-libot lang ganyan mo. Okay, okay, nindot, nindot. Nindot, isa-isakay mo niya sa bansa. Libre ang tour. So dapat, hatagan ninyo siya o reasons to buy. So na ako'y 30 ka reasons to buy. For the sake of time, tagaantam ko pa importante nga pas-pas maka-closing. Okay? First reason to buy is protection. Lamang dire ang nakaagi as financial advisor kay inyo harang i-flip. Okay? Masa may pagpasabot? Ang balay, dili na malalong take out kung walay fire insurance, kung walay life insurance, or gitawag na MRI. Okay? So ang MRI, simple, whatever happens sa buyer, ang balay, bulitin. Okay? So yan eh, sir, nakalimdot kayo, since tulungan ka mo kong anak, pwede na gabi mo kuhaan tag isa-isa. Kunya, while naka sa barko, now, karotaro lang kayo, real talk, basa ka na close na mo, na successful to inyo hang short story, nakakonect sa inyo ang kliyente, kay whatever happens, sir, fully paid ang balay, na kayo mo pamana, tulo ka balay sa inyong pamilya. Ang mga agents dito sa Davao, usa ka agent, usa ka buyer, duha ka unit, tulo ka unit, upat ka unit. Ako sister-in-law na itulo ka unit ng gina-process ka ron. Kaya, ang pagka-presenta, ang balay actually is insurance. There's no real estate versus insurance. No. Pag mapalit kag balay, automatic na life insurance. Use that advantage. Nga naapay balay. Good news sa balay. Pag insurance,
Di ba, 10 kag monthly. What if 2 months hindi mo mabay rent? Laps na to. Babay. Ang balay, lisod kayo i-foreclose kung pag-ibig. Kay maski pa, na-foreclose na. Nagpuyo maghihapon ng tag-iya, occupied maghihapon niya, pero foreclose ng balay. So ang probability nga, ma-foreclose, mawala na yun, pwede pa maling mabay pa. But I'm not encouraging you, ha, kadili mo bayad sa pag-ibig bayarin niyo. Pero the difference between insurance nga, kinagahan kayo kung OFW karon, nalukop na o, dili utang, nalukop na insurance. Nagpapulong na kabuk, insurance policy, nagsapaw-sapaw, nagkara kayo sa insurance policy, why not? Instead of ika 15 niya na insurance policy, isa ka balay for rent. 6,000 ang balay sa pag-ibig, hindi ka turnover pag yun, di na siya maghulog sa iyahang insurance. Parentahan niya ang balay, okay? Parentahan ang balay, ang rental, mo na yung bayad sa unit, libre na yung insurance. Yan, magkasaka pag ito value sa property. So first reason to buy, protection. Kadawag naman eh. Kasi hindi first time nakadawag gani. First time, yung ganyan mag-market ng produkto na to. You're not selling a house, you're selling protection for your family. Okay? Kasi may biliganahan, protektahan ang pamilya, especially OFW, diba? Okay. Second reason, self-explanatory. Rental. Siyempre, pwede na, pwede puwitan, pwede puwitan. Rentahan. Katulo, okay? Natay gitawag nga equity. So this is banking term ni siya, no? Kabalo mo mo, umuloan mo balay, pwede mo mo re-loan, mo refinance. So for example, ang balay ng 1M. Let's say, gusto kong ingon nila matulayan? Tulayan? Tulayan daw, Equity, ani. Labi ng bangko ha, paspasa kayo pag bangko, pag pag-ibig, kahit kayo. Pag bangko, gusto sa bangko, mabuta ko imong loan. So for example, 2023, nipalit kag balay, 1M. Niya, nahuman, let's say, 2028, natsambahan, nakompleto ang tulay to Cebu, nahimo siya 6M. Okay? So since 1M ang imuhang loan, minus na to sa imuhang equity na kay 6M nga value sa balay appraisal minus 1M nga loan na apply 5M nga equity. Si RCBC, RCBC Security Bank, kani sila duha muhatag sila og 80% pag ang balay is primary residence nimo, meaning ipuy-an nimo. So, pila 80% sa 5 million? 4 million, di ba? 4 million nga cash mabira nimo from your house. So nag-reload lang ka sa bangko. So kuha nimo ang balay 1M, nahimong 6M, nag-refinance ka, nag-reload ka, nahimong 5M minus imong balance. So naka 4M cash. So dili tinuod nga house is a dead investment. Because kung usaka ang value sa balay, pwede nimo i-reloan, makuha nimo ang cash. Kabalo mo, kung negosyante ang inyong pastorya, negosyante ang inyong pastorya. One time, naway negosyante, ang kliyente. Ihang business is aircon installation. First, gini ang intro sa amo wakoy kwarta. Wakoy kwarta. Gignore na ko, pang ihang gingon niyo, wakoy kwarta kayo. Kinsa may kupang install o aircon yung mayingon o may kwarta. Diba? Pero, mo ito iyang defense daan. Huwag ko'y kwarta. Kung siya giing na, hindi ka naman yung tripping ato, sir. Gutom na gid kay ni sir. Okay na sa imo, mga akong sakta. Niya unya na ito mag-story ang negosyo. So, kami. Pakbit niya ba itong sunday?
So nangahan nga to. Huwag ko magkaon, i-abri na ako laptop. Sir, mo na ito mga project. Login mo sa inyong dashboard. Login mo sa inyong dashboard. Sir, mo na ito mga project dito sa Bohol. So, sa akong case, sir, mo na ito mga project dito sa Bohol. Mo na siya. So, mo na yung actual na market na ito. Karon. Pero akong i-highlight sa iya, since negosyante siya, equity. Panangitan, sir, may buong mag-inag-railway ng ito ang unit diha, may terminal. So, city proper, gikan sa imo ha, walking distance na ng terminal diha, pwede rin ang renter. So, kung ato nang ipa-appraise sunod, buhon, reload na ito, sa kambali sa palay, money cash ang mabira. Pagkuman sa conversation, ay, nadipikorta din rin. Sir. Sir. Okay, remember, buyer is always a buyer. You just give them reasons to own. Okay. Last but not the least, ang mga taga Cebu, grabe ani. Okay? Naana sila ay balay. No, kung tanahan mo at a face value, di ba marag, wala ka kay effect sa buka sila na may balay. But imagine, ibutang imong sarili sa ilaha, how would you feel kung ikaw na nakay imong mabaling imong balay? Well, ako ito nga may balay, gaan. How would you feel first time na nakay balay? So, ang imong pagka-deliver, ani, kung saan imong pagka-story, ani, depends sa imong execution o sa imong timing. So, nakikita ko ka NLP. Neuro-Linguistic Programming. This is the psychology of selling. So, ang imuhang pagka-storya sa kliyente, sir, imagine, di rin na ka nag-uwalian. Kada buntag, magkapi-kapi ka di rin, ingani, kada matani mo, kanindot. Kaya ninyo? Maski kaya palang gahe ka, oh, no, ay, kinuktok ang kliyente, bitaw, no? Di rin ako gawalian. So, Cebu, ah, kayo, kayo. Pang-hypnotize na gina ang mga buyer. Imagine, wala na yung residence. Imagine, di rin nakakagawalian, ma'am. Yeah, labit, mas grabe ang effect pag borders na sila. Kanang the boarding house. And especially, kanang ganing bukong minyo. Mm. Yeah, nakipuyo sa parents. Kana ang grabe kayo. Kanang ganing, burang ganing munggigim. Nga, burang excited na mo hawa sa ako. Lupin na kalalaki yung istoryahan ang anak, my goodness. Di na maminaw sa asawa, ay, kuwanag ina ba ni? Kuwanag ina ni? Kita ninyo? So, if hatagan ninyo reasons, insakto ang reasons sa inyong kliyente, so, may timing ninyo. Okay, so, quiz, pista. Kinsa ang priority ng kliyente, na ato ang ibungad na ito is protection ng pagkabaligya sa bagay. OFWs. Okay. Pag-rental, kaysa mga target? Businessman. Tanan. Yeah. Equity. Negosyante. Ayaw ninyo ni i-explain at first. I-explain nga po ninyo, pero kung kanag-ining working class niya, isa rin ka pala yan ma-afford ba? Ayaw rin ninyo ibungat, hindi mo na siya kagets ana. Okay? Katorang mga negosyante, huwag naman magkwanta. More, ito ay inyong priority ani. Kung pala utang. Protection. Kaya, last is, naanin sila yung kawiling mag-balay. It's very emotional sa ila. Kaya ganyan, magkita niya yung kliyente, parang murag ko binuhaluha na. No? Kaya naanin siya yung sarili ng balay. O pag-anik na, buwan. Kapag-anina. O pag groundbreaking, nagluha-luha na. Pag-anin na yung balay. Okay, last but not the least, five.